Hi everyone! For today's video ay gagawa tayo ng mga order ng mga tinapay. So for today, 1 kilo lang ang gagawin ko pero marami ng klaseng tinapay ang magagawa dito. Kapag meron akong order na ensaymada at saka cheese bread, bali 3 itlog ang ginagamit ko dyan. Pero kapag mga pandesal lang at saka yung mga Spanish bread or pandecoco, 2 itlog lang ang ginagamit ko dyan. So para sa akin lang, iba kasi yung texture ng ensaymada at saka yung cheese bread kapag 3 yung itlog na gagamitin mo. So depende naman yan, kanya-kanya yung trip. So para sa akin, ito yung mas malinamnam na way. At isang paraan na rin yan para hindi masayang yung isang itlog na gagawin mo para sa egg wash. So ang ginagawa ko, binibit ko yung 3 itlog tapos nagtitira ako ng konti para sa pang egg wash natin sa ensaymada, sa pandiko or di kaya sa milky cheese roll or yung mga bread na kailangan ng egg wash. So sa 1 kilo ng flour, ang magagamit natin na fresh milk dito ay 500 ml na nasa pack lang yan, nabibili dito sa lugar ko. Tapos 1 pack din ng instant yeast, nasa 10 grams yan. At saka yung ating sugar ay nasa 1/2 cup lang ang gamit ko. At sinubukan ko nga gumawa ng sponge dough method. Nilagay ko muna lahat ng Nagkamali ako actually, dapat yung itlog hindi ko muna ilalagay. Dapat paalsahin ko muna yung ating yeast at saka yung flour at saka yung sugar and milk. Tapos the rest ng liquid ingredients saka natin ilalagay. Pero hindi ko na nagawa yun. Nakalimutan na, wala kasi sa isip ko. Pero nirest ko pa rin siya bago ko siya i-final na i-masahin at saka bago ko ilagay yung rest ng ingredients. So yung aking oil dito ay nasa 1/4 cup. Tapos the rest ng 1/2 cup din ng butter. Unti-unti ko yan nilalagay. Tapos naglagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng salt para pang-balance lang din sa lasa niya. Hindi ko talaga napanindigan yung sponge dough method dito kasi may ginawa ako. Tapos pagbalik ko, saka ko na siya nilagay sa stand mixer. So nakalimutan ko na kailangan siyang antayin yung magbutas-butas siya. Tapos maging stretcher yung ating dough bago natin siya ilagay yung the rest ng ingredients. Tapos masahin sa ilagay sa stand mixer. Pero usually kapag gumagawa ako ng mga tinapay, bago ko siya ilagay sa stand mixer, nire-rest ko muna talaga siya. Yung pinapa-ko yung gluten niya, yung pinapalambot ko muna siya para hindi rin nahihirapan yung ating stand mixer na masahin siya. Syempre, ang mahal ng stand mixer. So kailangan alagaan din natin yung ating mga gamit. So kapag na-reach na natin yung parang stretchy na dough, saka na natin yan siya paasahin. I-proof lang natin yan within an hour. Pero kapag nakita nyo nag-double na yung size niya, pwede na natin yan hiwain or i-divide sa anumang laki. So dito gumagamit ako ng weighing scale kasi pangbenta ito, kailangan pare-parehas. At maganda rin na tinitimbang mo kasi alam mo kung ilan yung nagagawa sa 1 kilo ng mga bread. So para sa pag-costing, hindi ka na rin nahihirapan. Halimbawa, iba't ibang klase yung in-order na tinapay sa'yo pero yung dough mixture mo ay isang recipe lang. So pag nag-costing ka, yung base ng bread mo ay isang calculation lang. Tapos doon ka na magkakaroon ng separate na costing para sa palaman niya. Yung paggagawa ng tinapay, sa totoo lang, pag natuto ka ng isang tinapay, kahit yung pandesal lang, the basic pandesal, ay magagawa mo na yung kahit anong klase ng tinapay. Kasi halos pare-parehas lang naman yung procedure at saka yung recipe nila. Nagkakaiba lang sila sa mga palaman at saka yung ibang klase ng tinapay, usually palaman lang naman talaga ang pinagkaiba eh. Kung gusto nyong gawing business ito, kahit wala kayong stand mixer ay magagawa nyo ito kasi basic lang yung mga ingredients, nasa pagmamasa lang talaga yung sagot. Syempre kailangan natin ng malaking braso para sa pagmamasa, char. Sa totoo lang, yung pinakaunang gawa kong mga tinapay, sobrang pangit talaga yung outcome niya. Kasi matigas, makunat. Alam mo yon, yung okay siya pag binake mo first, yung kakaluto lang. Pero pag kinabukasan na, dun mo na makikita na hindi maganda yung tinapay mo. Kasi matigas na siya. Tapos nung nagsisimula akong mag-bake, yung mag-aral mag-baking, hindi ko pinapansin yung tinapay kasi more on cakes ako. Kasi mas madali siyang i-bake. Hindi mo kailangan masahin. I-mix-mix mo lang. Yung chocolate moist cake ay madali
lang siyang lutuin, madali lang siyang i-bake basta tama yung ingredients at recipe na gagawin mo sa chocolate moist cake. Okay yung kalabasan ng cake mo. Unlike sa tinapay, kaya nung una ko talagang ginagawa ang tinapay, na-frustrate talaga ako ng bongga. Kasi alam mo yung pawis na pawis ka na magmasa. So, after mo magmasa, kailangan tama yung dough mo bago mo siya i-proof. Kailangan stretchy na. Kasi kapag hindi pa siya talagang stretchy, hindi ganun kalambot yung kakalabasan ng tinapay mo. Tapos mag-aantay ka pa, ipuproof mo pa yan ng 1 hour or kailangan mag-double yung size niya. Tapos after that, may last proofing pa. So, dun sa last proofing, minsan napaka-impatient ko kasi imbis na kailangan antayin mong umasa pa siya ng like 30 minutes or 40 minutes, ang ginagawa ko, ino-on ko na agad yung oven ng mababang degree para mabilis siyang umalsa. So, ang nangyayari sa tinapay ko, ganun pa rin, makunat at matigas pa rin yung outcome niya. So, sa katagalan, nakuha ko na rin yung tamang time ng pag-proof at saka yung timpla ng tinapay. Hindi naman talaga siya madali sa una kasi wala naman talagang nag-uumpisa na magaling agad. So, makukuha mo talaga yung tama through experience. So, sa pagkikrave-crave ko, sa paggagawa-gawa ko, ayan, natutunan ko rin siya. At ngayon, meron nag-o-order sa akin kasi may nasasarapan din naman sa ginagawa ko. At ayun lang, sana na-inspire kayo sa kadaladalang ko for today's video. Bye!